No, bali si Manny Pacquiao daw ay kakandidatong pagka-senador ngayon 2025 ano, midterm election. Yun yung pinaka-latest eh. Tapos si Bongbong Marcos naman, President Bongbong Marcos, PBBM ay nagsalita na po no for the first time no about dito sa kay Jonathan yung agent na naalala ninyo na nagsasabi na siya daw yung nag-imbestiga pero hindi niya raw matandaan kung sino yung inimbestigahan niya no. Medyo nakakatawa lang din kasi yon. Kasi kung meron talaga silang hawak na leak, no? Documents, dapat na doon yung pangalan. Alam dapat yon ni Maharlika. Hindi na dapat tanungin sa kanya kasi lahat ng investigating panel or investigators, may date. Siyempre, iniimbestigahan mo kung anong pangalan nun, identity nun, at saka yung investigator. Nadoon yun. Hindi pwede naman nag-imbestiga ka na. Inimbestiga si Juan de la Cruz, hindi, di ba? So, lalagay pangalan doon, kaya nga confidential yun eh. So, tignan natin yung sinabi ng reaction, no, ng presidente tungkol, no, dito kay agent, no, Jonathan Morales. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukpak siya eh. So may ibig sabihin pala no, may kaso pala itong si ano ng false testimony no. Si Jonathan no, mayroon pala siyang kasong ganun. Akala ko extortion lang mga ganun. Sa kaya natanggal siya bilang pulis kasi nang nangingikil ano. Parang police is kalawag pala ito, no? Tapos may false testimony siya, no? Tapos, mga ganun, parang extortion yung narinig ko dun sa sinabi ng mga senador, eh, ng mga congressman. Eh. So, dito, ay, sabi nga, false testimony. Ilan pa ang mga yan? So, ilan pa daw na sasabihin pa, no? Ganun. Kasi, sinungaling, eh, ayaw niya sabihin yung inimbestigahan niya those time eh. Imposible naman din niya kilala yung inimbestigahan niya, di ba? Bakit ayaw niya sabihin ng pangalan? Kasi hindi totoo na nagkaroon sila ng investigation. Hindi totoo na meron tinatawag na document na leak. Kasi kung may leak document yan, dapat isinubmit kay Bato, Senator Bato, sa DOJ, sa NBI, di ba? Leak eh. O di para safe siya sa mga vlogger, di ba? Eh bakit si Maharlika lang may hawak? Bakit tayo ilabas ni Maharlika? Tsaka bakit di alam ni Maharlika yung name nung iniimbestigahan? Eh, kala ko balik. Tsaka walang video. Diba? So, ang ginagawa yata nila rito, parang gusto nila na umamin ito. Kumbaga, binablap nila. Bablapin nila, baka sakaling umamin, or fishing, ano, baka may madula si Maricel, or, diba? Parang phishing ano sila, wala talaga silang ebidensya, wala talagang document na nahawak sila or leaked documents. Kasi yung documents na yun, kung talagang totoo yun, dapat pina-authenticate na nila yun. Diba? As in base as an evidence, diba? Eh bakit tayo nilang ilatag sa media, diba? Para maproteksyonan din yung sarili nila, diba? Wala eh, diba? Puro grandstanding lang. Kaya tingin ko, nakisinungaling yung part nila Maharlika at saka yung Jonathan. Wala akong kinakampen dito, patas lang ako. Kasi kung talagang meron silang hawak, saan ay inilabas nila yung video? Inilabas na nila yan. Sa media, sa NBI, sa DOJ, di ba? Para magamit ng senador. Mga senador, yan, si senator, wala ba siyang tiwala kay Senator Bato? O kay President Duterte? Bakit di niya ibigay yung mga ebidensya doon? Simple logic lang yan eh. Diba? Yun na po muna at maraming salamat.